Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon, ikaw ang may dika ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang ninalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumaiyo yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulundan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunhi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapuri, Panginoong Diyos, Ari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw namang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa haita. Pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ni San Andres, isa sa 12 apostoles. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan, sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy na pawawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit, paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paanong makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinusugo? Ayon sa nasusulat, o kaya inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita, ngunit hindi ay lahat ay naniniwala sa mabuting balita.
Ganito ang sabi ni Isaías, Panginoon, sino ang naniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko'y, hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila at ang mga salita nila'y laganap sa sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayon pa man, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumunod kayo sa akin, at kayo'y aking gagawin. Katambal ko sa tungkulin. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro, at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita din niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka, kasama ng kanilang ama at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat.
Sa ating kapistahan ngayon ni San Andres ang Apostol ay pagpapakita na ang Diyos ay tumatawag sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang pagkakataon. Ang kaniyang pagtawag ay hindi natapos noon. Hindi natapos sa pagpili ng 12. Hindi natapos sa pagsugo ng 72. Kung hindi patuloy na tumatawag at nagsusugo upang ipalaganap ang kaniyang mabuting balita na napakinggan natin sa unang pagbasa. Sino ba si San Andres? Napakinggan natin na siya ay kapatid ni Simon Pedro at sila ay mga mangingisda. Ibig po bagang sabihin, sila ay busy sa kanilang buhay. Sila ay nagtatrabaho. Hindi sila tambay. Sila ay masisipag na mangingisda. Alam nyo yung salitang nakita niya ang dalawang mangingisda. Ang paningin ng Diyos, ang tingin ng Diyos, ang mata ng Diyos ay makapangyarihan. Nakakakita siya kung anong meron tayo upang gamitin sa misyong kaniyang ibinibigay. Si San Andres ay dating sumusunod kay San Juan Bautista. Pero nung sinabi ni San Juan Bautista na iyon ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, sumunod sila kay Jesus hanggang kamatayan. Si San Andres na tinawag ng Diyos para kanyang maging alagad ay iniwanan ang lahat at sumunod. Nakita niya ang pagtingin ng Diyos ay pagtingin ng mayroong pag-ibig at awa. Ang mata ng Diyos ay may mata ng kapangyarihang tingnan kung ano ang pwede nating ibigay at magawa. Sila ay mga taong tunay na sumunod sa yapak ni Jesus hanggang kamatayan. Kaya nga po nang si San Andres ay itinali sa krus na X dahil wala siyang karapatang sumunod sa paraan ng kamatayan ng Diyos. Kaya siya ay itinali na imbes na pa-cross, pa-X. Kaya kung makikita ninyo yung flag o watawat ng Scotland, iyon ang simbolo ng kamatayan ni San Andres. Tayo rin sa ating buhay ay tinatawag ng Diyos. Tinatawag tayo sa kabisihan ng ating buhay. Ang kapangyarihan ng Diyos na tumawag at ang tugon ng mga taong tinawag na iniwanan ang lahat at sumunod sa Kanya ay kapangyarihan ng Kaniyang pangako na ang sinumang tumugon at nag-alay ng buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pangingisda ay simbolo ng kanilang pamumuhay, simbolo ng kanilang occupation. Ito ang kanilang security. Pero sa kapangyarihan ng salita ng Diyos,
sa kapangyarihan ng presensya ng Diyos, sa kapangyarihan ng mata ni Jesus, iniwanan nila lahat at sumunod sa Kaniya hanggang katapusan. Tayo rin po, sa sariling kaparaanan ng Diyos, tayo'y sumunod sa Kaniya hanggang kamatayan. Ang pamilya mo, ang misyon mo, ang iyong komunidad, ang misyon mo, ang ating simbahan, ang misyon mo. Kanya-kanyang antas ng pagsunod sa Diyos, pero iisa ang ating sinusundan. Walang iba kung hindi ang poong Jesus Nazareno. Ang kaniyang pangako ay tinutupad dahil ang kaniyang salita mula sa kaunahan ay makapangyayari at makapagbibigay ng biyaya magpakailanman. Susunod tayo sa Diyos, anumang hamon ng buhay, anumang klaseng paglalakbay, anumang estado ng ating pamumuhay, susunod tayo ng may matinding paniniwala, na may matinding pag-ibig, at matinding pag-aasam na pagkatapos ng buhay na ito, tayo'y kasama niya sa kaniyang kaharian. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, ihabilin natin ang ating mga kahilingan sa pangangalaga ng Diyos Ama, kasama ng mga panalangin ni San Andres. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang ating mga pari na tinawag ng Diyos upang mamalakaya ng mga tao naway humarap sa hamon ng pagbabago sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga misyonero naway maging mabibisang tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan nang patotoo ng kanilang buhay, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga tinawag ng ating Panginoon upang maglingkod sa Kanya, naway bukas loob na tumugon sa Kanyang panawagan, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit, mga nagdadalamhati, mga naliligalig, at ang mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga minamahal nating yumao, naway mabuhay sa kapayapaan ng Panginoon, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ama, habang naghahanda kami para sa pagdiriwang ng pagkakatawang tao ng iyong anak, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan kay isa ni San Andres na apostol. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon.
Amen. Maupo po tayo. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan ng sa aming maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagbigyan mo kami upang sa aming mga alay na inihahain namin ngayong kapistahan ni San Andres ay maging kalugod-lugod kami sa ginagawang paghahanda at mabuhay kami sa pagtanggap sa iyong kaloob sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag, nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito si Jesus ang patuloy na tumatawag sa atin sa ating misyon. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Gusto ate et videte coniam suavis est Dominus. Beatus vi ir qui sperat, qui sperat in eo. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest. Says the Lord. Gustate et videte coniam suavis est Dominus. Beatus vi ir qui sperat, qui sperat in eo. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lonely will hear me glad. Gustate et videte coniam suavis est Dominus. Beatus vi qui sperat in eo. Gustate et videte coniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. Announcement. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo sa 2024.
maaari kayong magtungo sa pinansupis. Ang oras ng pinansupis ay ang mga sumusunod. Lunes hanggang Wibis at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard, entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ang lahat, na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magpalakas nawa sa amin upang ayon sa halimbawa ni Apostol San Andres, kaming mga umaako sa kamatayan ni Kristo ay pagindapating mamuhay ng malwalhati kaisa niya sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho
ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.